hindi pa rin natutukoy ang mga taong nasa likod ng pagsabog sa pagtatapos ng bar exams noong Linggo. Para sa law student na naputulan ng mga binti sa insidente, napatawad na niya ang mga salarin. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi ko nga po alam, dapat di ba magalit ako? It's weird lang. Siguro si Lord yung nagbibigay sa akin strength na siyempre patawad niya tayo dahil makasalanan tayong tao. Diba? Tapos ikaw hindi mo kaya magpatawad. Ito ang matamdaming pahayag ni Raisa Laurel sa GMA News. Pero ayon kay Raisa, bagaman napatawad na niya ang mga suspek sa pagpapasabog sa huling araw ng bar exams noong Linggo, dapat pa rin daw silang managot sa batas. Kung ako, ganito okay. Siyempre yung ibang affected, hindi natin alam kung ano nararamdaman nila. Justice for everyone din. Kailangan justice will be served also. Marami ang nagtataka sa pambihirang determinasyon at tapang ng loob ni Raisa sa kabila ng trahedya. Ayon kay Raisa, ang pagmamahal ng Diyos sa kanya at pagbigay ng kanyang ikalawang buhay ang dahilan. And basta si Lord lang pag i-offer niya yung buhay niya sa kanya. Ayan po, maging okay na po lahat. Nakakaramdam na ngayon ng pagkirot sa kanyang binti si Raisa na ayon sa mga doktor ay magandang indikasyon ng kanyang unti-unting paggaling. Sana yung tao, yung friends ko, they'll continue to pray for my fast recovery because I really want to go back to school. I want to go back sa normal life ko na I serve sa church. Nagpulong naman kanina ang mga pinuno ng mga law school ng bansa kasama ang UP, Ateneo, San Sebastian, San Beda, Arellano, MLQU at PUP para makalikom ng 1,000,000 pisong pondo para makatulong sa rehabilitasyon ng 2 law student na naputulan ng paa. Batid ni Raisa na marami pa rin siyang kakaharaping hamon lalo na sa mga darating na araw. Pero tiwala siyang kaya niyang pagtagumpayan itong lahat sa tulong ng Diyos na nabigay sa kanya ng 2 pagkakataong mabuhay para maabot ang kanyang mga pangarap. John Consulta, nakatutok, 24 Horas. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang kotse ang pumailalim sa isang truck sa Makati, sugatan ang 2 sakay nito. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Isinara sa trapiko kanina ang flyover na ito sa kahabaan ng Osmeña Highway, kanto ng Hilpuet Avenue sa Makati City. Alas 2 kasi ng madaling araw, bumangga ang kotse ito sa likuran ng sinusundang truck. Wasak na wasak ang kotse na ang harapan ay pumailalim sa truck. Pag-ahon ko, biglang may lumagabog. Eh, kala ko gulong. Pero silip ko sa painante ko, ang sabi niya, kotse eka, sumalpok sa pit natin. Hininto ko na. Ang 2 sakay nito, naipit. Sa kuwang ito ng Makati Traffic Enforcement Unit, makikita ang nakaipit ang driver ng kotse na kinilalang si Jodel Carinan. Halos kalahating oras bago nahugot si Carinan ng Makati Rescue. Sa ospital ng Makati din lang ng rescue team si Carinan at kasama nitong si Paula Mendoza. Yung patient talagang total pin down talaga eh. Yung manibela, yung talagang dashboard nandun sa dibdib niya. Plus consider pa natin yung bigat ng truck na nasa ilalim sila ng truck. Kung sino may kasalanan, sir, hindi natin pwedeng sabihin yan kasi ang magsasabi niyan, korte lang naman talaga eh. Ang malinaw lang doon, ang bumangga, yung kotse. Ian Cruz sa Kalerto, 24. Paralisado na bahagi ng nurse na biktima ng gang rape sa South UP, Maguindanao. Dahil daw ito sa matitinding pinsalang tinamo niya sa ulo matapos pagpapaluin ng mga suspect. Aabutin pa raw ng 3 hanggang 5 buwan bago makarecover ang biktima. Binisita ng mga opisyal ng ARMM Regional Government ang biktima sa ospital. 64,000 pesos na tulong pinansyal ang tinanggap ng kanyang pamilya. 6 sa mga suspect ang nasa kustudiya na ng mga polis. Iniimbisigan din kung may kinalaman ng anak na isang politiko roon sa naturang krimen. Abangan! Flight attendants ng isang airline company idinaan sa Indakan ang pagbibigay ng safety guidelines sa aeroplano. Ilang celebrities sa nood ng concert ng international artist na si John Mayer kahit umulan. At mamili na mula sa magugulay na parol na gawa sa Pampanga. Dito lang yan sa 24 Horas.